Hello, Pilot Talkers! Welcome to a very special episode kasi nandito tayo sa French Alps. Sa likod ko, Mont Blanc Mountain. At papakita ko sa inyo kung ano pang mga ibang activities ang pwedeng gawin dito. Sa mga nanonood ngayon, thank you for watching the Pilot Talk Show. For anything else, like, subscribe, hit that notification bell. Tara, simulan natin at makita nyo ano mga pwedeng gawing activities dito sa French Alps. Simulan natin ang adventure natin by flying to Paris. Ngayon, from Paris, we will be driving eastward papunta sa French Alps. Dadaan din tayo sa isang town na surrounded by the mountain of Mont Blanc, which is Europe's tallest peak. Our jump-off point will be the alpine town of Chamonix. Marami kang makikita ang iba't ibang klaseng tao dito. May mga turista katulad ko, may mga skiers, meron ding mga mountain climbers. Makikita mo rin dito ang mga statues ng mga taong unang nakaakyat ng Mont Blanc Mountain. After how many years, nauso na ang mountain climbing activities. Kaya marami kang makikita ditong tao. Mga advanced climbers at mga gusto lang tumingin. Si ate nakalimutan na malamig ata yung pupuntahan niya eh. First activity natin, sasakay tayo ng cable car papunta sa isang station 12,600 feet high, halos sa tapat lang ng Mont Blanc Mountain. Marami ring turista dito sa Chamonix, lalo na ngayon dahil summer sa France. Pagkatapos ng konting hintay, sa lakas ng cable car na sinasakyan natin, we are now passing 10,000 feet. Pag tumingin ka sa baba, makikita mo ang Chamonix town kung saan tayo galing. At masasabi ko, mas gusto ko sumakay ng eroplano kesa ng cable car. Our destination, Agui du Midi. Pagdating natin sa station, we will pass through a series of tunnels inside the rock formation. Upon entering into the elevator, we will make our final climb into an area where we can see the best view of the French Alps. Grabe guys, ang ganda ng view dito. Sa sobrang lapit ng Mont Blanc Mountain, pwede ko na nga siyang hawakan eh. Sa mga hindi nakakaalam, halos 16,000 feet ang taas ng Mont Blanc Mountain. This is the highest point of Europe. Sa taas ng viewpoint na to, medyo mahirap na huminga, pero hindi yan nakakatigil sa mga turistang gusto makita ang French Alps. Kaya very convenient ang Agui du Midi because this is the highest cable car station na pinakamalapit sa French Alps. Masaya rin ikutin itong station na to kasi depende sa gusto mo, pwede mong i-appreciate ang views through the indoor stairs or through the exterior floating stairs kung mahilig ka sa lamig. Nasa 12,000 feet tayo, medyo mahirap ng huminga. Grabe, nakakalula sa ganda. Kahit basurahan ata dito, maganda. Whew. This station is also a jump-off point for serious adventure seekers. This tunnel leads into an opening where serious mountain climbers can start their journey. Kaya maraming turista dito dahil pwede silang mag-hike sa Mont Blanc Mountain. Kayo, Pilot Talkers, kakayanin niyo bang mag-hike dito sa gilid ng bundok na sobrang lamig? Let me know in the comment section below. For people that are not that adventurous, you can check out this glass box and you can take pictures. Problema, medyo mahaba lang ang pila. Kaya ang next adventure natin, pupunta tayo sa mga pinakamalalaking glaciers dito sa France. Sa likod, ang bilihan natin ng tickets, tapos pupunta tayo sa train station at pupuntahan na natin ang Mer de Glace. Time to line up so we can get a nice seat on our train.
isa sa mga okay dito, pet-friendly ang train na to going to the glacier. So you can see a lot of dogs. Dumating na ang ating ride papunta sa taas. People in the town of Chamonix know this as the train. The red train going to the glaciers. Because this train only serves one station and that's the station of Mer de Glace. Kung napapansin nyo, lahat ng tao nakatingin sa labas habang sumasakay ng train kasi grabe ang views na makikita mo dito paakyat sa pupuntahan nating station na halos 6,000 feet above. This train is roughly 20 minutes from the bottom going to the top. Pagdating sa station, cable car ulit ang sasakyan natin pero this time, pababa naman so we can start our hike to the glaciers. Okay guys, so pagbaba natin ng cable car, nakikita nyo sa likod natin, Mer de Glace na glacier. Info lang, dati itong buong to, glacier. Pero dahil sa global warming, nagmelt na siya. Ngayon, mukha na lang lahar. But anyway, yun ang pupuntahan natin, yung ice cave, lalakarin natin siya. Around 500 steps, kaya simulan na natin. Let's go! Pagbaba mo ng stairs, marami kang makikita ng turista in different ages, including kids, for their field trips. Habang bumababa tayo at napapalapit sa ating ice cave, palamig din ng palamig ang temperature. Nasa loob na tayo ng glacier. Pag hinawakan ko to, basa. Since nasa loob tayo ng glacier, nagdi-drip-drip siya kasi nagme-melt eh. So ganito pala ang feeling pag nasa loob ka ng isang igloo. Ito yung sinasabi ko kanina. Level of the glacier, 1990. Andito yung level ng ice. Tapos compared ngayon, nawala na siya. From the glacier, nagpo-flow dun sa valley. Pero ngayon, wala na. At dito na lang, ice cave na lang yung nandyan. Pero kita nyo naman sa pic, oh. To really see the effects of global warming, this picture was taken in the year 1910 at makikita nyo na yung train station na dinaanan natin kanina. Comparing it to now, na walang-wala na talagang ice. So isang pwedeng magawa dito sa Chamonix? Mag-bike! Nagdala ako ng mga gamit kaya ready na ako. Ayan o. Let's go! Punta tayo sa taas! Lamig dito! So, gagawin natin, pupuntahan natin yung 1,400 meters na elevation na hill, top of Chamonix ata yun. So tara, puntahan natin! Ayaw makabike na maayos kasi palagi kong kailangan picturean to eh. Okay guys, nawala na ako. Hindi ko na alam kung saan papunta dun sa highest point. Pero kasi bumaba na ako eh. Ibig sabihin, nalampasan natin. So ngayon, bike-bike lang. Umabot na ata akong Switzerland dito. Hindi ko na alam kung nasan ako. Oras na para bumalik. Thank you guys for watching the video until the end. For my next vlog, I'll be uploading the things I ate in France. Abangan nyo yan. See you, Pilot Talkers!